Mahigit 2 buwan bago ang 32nd Southeast Asian Games, magsasagawa ng pagbabago sa team composition ng Philippine Cycling Team, particular na sa road event. Ang dahilan sa likod nito, alamin sa report ni Ara Jane Flores. Napagdesisyonan ng Philcycling na magkaroon ng revamp pagdating sa mga atleta at coach ng National Road Cycling Team. Sa kanilang isinagawang annual board meeting nitong Martes sa Manila Hotel, sinangayunan umano ito ng kanilang NSA President at Philippine Olympic Committee Chief na si Abraham Bumble Tolentino. Aniya, ang malamyang performance ng grupo sa 2021 Vietnam Southeast Asian Games ang nagtulak sa kanilang baguhin ang komposisyon ng grupo. Pinakamataas na naabot ng Philippine Road Cycling Team ay ang 4th place finish ni Jermaine Prado sa women's event. Unfortunately for the sport, we were able to win any medal sa Vietnam sa SEA Games. So what's the logical thing to do is to reorganize yung national team. When we say reorganize, we won't be firing or we won't be hiring, but it would be based on performance. And the only way to do that is through the results of the national championships. Ayon kay Philcycling Director Lorenzo Jun Lomibao, ang top 5 sa road, top 3 sa criterium AF, top 2 sa individual time trials sa men's and women's ng ginanap na national championships noong nakaraang taon ay ang mga kandidato pa lamang para sa maging 33 official Pinoy cyclists. Ito ay dahil bukod sa road cycling, ay kailangan rin nilang pumili ng tatawaging national team members sa iba pang mga event ng cycling gaya ng MTB Cross Country, MTB Downhill, BMX Race at BMX Freestyle events. Pero bukod sa mga atleta ay hahanap na rin ng bagong coach ang Philcycling matapos mag-resign ni na Ednalyn Walda at Reinhard Gorantes. The last time we opened the coaching staff was in 2018. And in 2018, foreign coaches nag-apply din. There were 5 or 6 foreign coaches. A number of them nakilala ko during the Asia Tour races. But unfortunately, we cannot afford their asking price. Pero makakaapekto ba ang desisyong ito sa kampanya ng national team ngayong mahigit 2 buwan na lamang ang SEA Games? Because we are confident with the state of health and the athleticism ng mga cyclists, having a new coach would mean doing some minor adjustments sa mga judgment nila during the race. Kasi all riders naman, basically, they have the same skills. Long overdue na umano ang plano nilang revamp matapos bigong ma-implement noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Lomibao, nakatakda rin silang mag-request sa Philippine Sports Commission ng 2 pang coaches na hawak sa road at isa naman para sa BMX Freestyle Team, bukod sa mga papalitang pwesto ng mga nag-resign na cycling coach. Ara Jane Flores, PTV Sports.